So good morning po again, kapamilyaw, God's Day po sa lahat, and welcome po ulit sa ating daily prayer devotion. So, napagod po talaga ako eh. So, ang ating pong devotion for today, ang title po ay Into the Wilderness. At ang ating verse for today is taken from 1 Peter 1 verse 7. Ang sabi po niya dito, "These trials, madami, will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold." So, bago po tayo mag-start, gusto ko pong isabi yung context kung bakit, saan nang galing itong verse na to. So, sabi niya po sa 1 Peter, ito po ay napakaganda. Sabi po niya, kung babasahin po natin sa taas bago doon sa verse 7, sa verse 1 tayo, ito po dinedikit talaga at sinulat ni Peter. Sabi niya, "Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect." Ang ganda po, no? Sabi niya, to God's elect. Ibig sabihin, ito pong letter na to ay isinulat para sa mga pinili ng Panginoon. Kasi yung mga time po na to, ang dami pong pinapatay, pinipersecute lahat ng mga naniniwala kay Jesus Christ. Diba? Yun pa lang. We are so blessed na ngayon po, wala pa pong ganyan na nangyayari. Hindi po ganyan katindi yung para ipaglaban mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Although meron na po mga nangyayaring ganun, we are so blessed na tayo dito sa Pilipinas, hindi po tayo ganun. So kung makikita po natin, gusto ko pong ma-realize natin na this is dedicated to all God's elect. Kung noon po na pinopersecute sila, ngayon naman po na kayo bilang mga pinili ng Panginoon, isa rin po ito na iniwan na mensahe o message ng mga apostles noon. Dahil alam po natin na totoo, life is a battleground. Yan nga po yung parating sinasabi sa amin ng daddy ko, nung mga bata pa kami, pinaparealize siya na, uy, hindi fantasy world ang mundo, anak ha. Ang totoong buhay ay laban. May laban ka parati. Every day, there will be a laban. There will be a battle. Parati kang matitest kung gaano ka katindi yung pagsubok na darating sa'yo, kung gaano ka tatayo, kung paano ka magre-react, kung paano mo haharapin yung mga pagsubok ng buhay. Ngayon, babalikan po natin yung paragraph, first paragraph dito. Sabi po ni, according to Sir Max Lucado, may sinaik po siya dito. Sabi niya, "Satan is not absent from or peripheral to God's story." In short po, talagang nangingialam si Satan. Sinusulat niyang buhay natin na napakaganda, nangingialam talaga si Satan. He is at its center. Ayaw niya sa gilid lang. Gusto niya, siya yung gagawa ng iba't ibang way na parabang kumbaga, gusto niya, nakadikit lang siya sa atin, yung mga minions niya, ganun. "We can't understand God's narrative without understanding Satan's strategy. In fact, the reason, kaya daw po ang pinakarason, that the Son of God, who is Jesus, appeared, bakit siya pumunta dito sa mundo, is to destroy the works of the devil." Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Isipin mo na lang na yun yung pinaka-goal ni God. Yung pinaka-goal ni Jesus Christ as the Son of God, as the Messiah. Eh yun para mapakita at masira ang mga ginagawa ng kalaban sa ating buhay. Tapos sabi po niya po dito ha, ang truth po na nakita ko dito sa sinulat eh, sa bawat trial, sa bawat test na nangyayari sa buhay natin, sa bawat problema, ay huwag na po tayong magtaka. Talaga pong nangingialam ang devil para po mawala tayo ng pag-asa, masira yung pananampalataya natin kay God. Sabi nga, without faith, we cannot please God.
yun lang po yung panghahawakan natin eh, faith natin kay Jesus Christ. So kung patuloy po natin babasahin, ang isa pang truth po doon, ang ganda ng kung si Satan, yun yung gusto niya, yung magagawa siya ng strategy para masira yung faith natin, eh talaga pong nilabanan yun ng ating Panginoon. To the point na the Son of God, who is Jesus Christ, ay pa ang pinaka-truth na nakita ko dito, kakalabanin niya talaga yung mga galaw ng kalaban sa buhay natin. Andyan siya parati. Diba, ang sarap pong ang sarap isipin na ganun tayo ka, mahal ng Panginoon. So sa second paragraph, sabi niya, nothing thrills Satan more than the current skepticism with which he is viewed. Paano niyo ba nakikita si Satanas? Minsan, di ba hindi na nga natin siya nakikita? Minsan, nakikita na lang natin yung, kaya ganito, kasi siya ganyan eh. Kaya ganito ang nangyayari sa buhay, kasi sila, ganito sila sa amin, ganyan sila sa amin. Hindi natin nakikita. Si Satan, sabi niya nga daw, when people deny his existence, tapos yung ills of society, pinapakita, may ganyan ang nangyari sa family na yan, na ambush o na massacre, na rape, ito na ganyan, nakikita, sinisisi sa mga tao-tao na lang, diba? Sa totoo lang po, ang battle ng buhay natin, hindi lang yung peripheral. Meron pong mas greater battle in the spiritual realm. Dahil ang sisitan, sabi niya nga, he rubs his hands with glee. Yan, gumaganyan siya. Oh. Haha, nag-aaway-aaway na sila. Gusto nila yun. Ay, yung mag-asawang yan, nagkakasawaan na. Ay, mabuti na lang. Hindi, ang nakikita ng mga tao, yung kasalanan niya, kasalanan nito. Pero hindi nila nakikita, tuwang-tuwa si Satanas doon sa spiritual realm dahil siya lang ang nagpapatigas ng puso natin. Siya yung nagtuturo sa atin para magkaroon tayo ng grudges, yung hindi tayo magpatawad. Gustong-gusto niya yun. Ang nakikita natin, flesh against flesh. Pero di ba sabi ni Lord, hindi ganun. It's not the battle between flesh, but yung sa spiritual realm natin. Siguro sa spiritual realm, madugo ang labanan talaga doon ng mga angels, no? Pero doon, pag iniisip ko po yun, naiiyak ako. Kasi doon ko makikita na it is not only God. Kumbaga, pati yung mga angels, handa silang lumaban para sa atin. Not because angels sila at wala silang choice. Kikita ko na ganun din sila magmahal at mag-glorify kay Father, kay God the Father in heaven. Ganun nila pinaniniwalaan na yung goal ni Jesus Christ, yung bakit siya namatay. Sayang naman, namatay pa siya, di ba, para sa atin, pagkatapos hindi nila paglalaban yun. Pasensya na po kayo, medyo naiiyak lang. Tapos sabi niya, the more doubt natin sa existence niya, the more he can work without hindrance. Kaya pagka ang nakita lang natin, nagagalit tayo sa isang tao, o sa boss natin, o kanino man, kung hanggang doon lang, napakababaw po. Look deeper. Dahil sabi ng Panginoon, lahat mahal niya. Yung devil po ang gumagawa talaga ng way para, alam yun, magkasira-sira lahat tayo. Kaya po, huwag po tayong pabobola sa katotohanan na yan. Hindi po totoo. Kaya nga sabi, God is love. Kaya, there can be consequences of sin, merong pananagutan, may dapat kang pagdaanan, but the love should always be there in your heart. If God is with you. Kaya po, kung itutuloy po natin dito, eto, may mga
Sabi niya, Jesus didn't doubt the reality of the devil. Tingnan niyo nga, kung si Jesus Christ mismo, hindi siya nagbubulag-bulagan. The Savior strode into the Badlands with one goal, to unmask Satan, and made him the first stop of his itinerary. Naalala niyo po ba nung pagkatapos ng baptism ni Jesus, pagkatapos nun sa Bible, makikita natin na ang sumunod dun is the temptation of Jesus? Doon pa lang, unang-una, stop over niya yun. Harapin ang Satanas, harapin ang demonyo para mapakita sa kanya na, uy, ako, naging, Jesus is pure God and pure man. Kaya yung temptation sa kanya, ganun din. Kung na-tempt tayo sa salapi, kung na-tempt tayo sa kung ano-anong bagay, sa lust of the flesh, sa ano, kagutuman, parati rin natin na ano yan, marami sa atin ang ganun. Pero pinakita ni Lord, kaya mo. Kaya mo. Kaya ko eh. And I am with you. I have chosen you. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Kaya pag pinili ka niya, anak ka niya, kakayanin mo. Huwag po tayong maano sa bulong ng kalaban na hindi natin kaya. Tao lang nagkakamali. Hindi. Siguro po mula sa araw na ito, isipin natin na kaya natin dahil si Jesus ang nasa sa atin. Kaya kong magpatawad dahil si Jesus ang nasa sa akin. Kaya kong magpakambaba dahil si Jesus ang nasa akin. Kaya ko dahil si Jesus ay nasa akin. You are already part of God's family. And Jesus is inside you. Kaya kaya po natin. Huwag na po tayo magpabola. Tapos sabi pa po niya dito. Ayan. Does God do the same with us? Isipin po natin, totoo nga kaya? Ganun din po ang ginagawa natin ni Lord sa atin? Might the Spirit of God lead us into the wilderness? Sabi niya dito, if I were the devil, I'd tell you, no. Ayaw po ng devil na maisip natin na, oh, kung yan pinagdaanan ni Jesus Christ, ako kaya? Baka hindi. Love ako ni Lord eh. Diba? Karamihan sa atin, parati inisip na, mahal ako ni Lord, hindi niya ako pa pahihirapan sa ganyan o hindi niya ako susubukin sa ganyan. Pero mga kapatid, sabi nga, ang temptation is not coming from Jesus, it's not coming from God, it is coming from the devil. And ang gusto talaga ng devil, matempt tayo para we will fall into sin, para i-accuse niya tayo paulit-ulit sa isip natin na wala ka na, hindi ka na pwede, magpakalugmok ka na dyan. Pero sabi ni Lord, hindi eh. Sabi niya, in every temptation, ginagawa ng Panginoon yun para mamamold tayo. Kaya mo yan, anak! Alam mo yun, yung parang sinasabi niya na andyan pa lang yung temptation. Ganun na siya kabilib sa atin. Kasi alam niya, kasama na natin si Jesus Christ. The Holy Spirit is within us. Kaya alam ni Lord, kaya mo yan. At pangako pa rin ni God na sabi niya, no temptation, sabi niya, ay ano sa isang tao, ay kakaiba. Hindi. At binibigyan tayo ng Panginoon ng mga ganyan na test or trials o hindi. Dumadaan ang bawat tao sa mga tests and trials or kapag may binigay na temptation o tinitempt tayo ni Satan, tinitiyak po ni Lord na kakayanin mo. At pag, sabi pa niya, at pag ikaw ay napunta doon sa temptation na yon, magbibigay siya ng way para labas. Labas, anak! Kaya mo yan! Tayo uli! Tayo! Pagbibigay siya ng way out. Eh, ang ano na lang po dyan, eh kung gusto mo lumabas, kaya nga mayroon tayong will to choose na binigay ng Panginoon. Si Lord, naghihintay lang siya. Inopen niya na, halika na anak. Balik ka na. Kaya mo yan. Tayo uli. Eh, pero kung aayaw mo, wala po siyang magagawa. Yun po ang hindi mamagic ng Panginoon. Kaya po napakahalaga yung hindi tayo maniniwala sa kasinungalingan na binubulong ng kalaban sa atin.
Kaya nga po sabi niya dito, I would want you to think that I, on occasion, make snake in which in when God isn't looking and snatch His children out of His hand. Ang pinaiisip niya, minsan-minsan lang naman yung temptation eh. Kaya kung minsan, hindi na natin ako, temptation ba yun? O trials ba yun? O test ba yun? Nagiging normal na lang. O, ginagawa naman ng iba eh, okay na yun. Hindi na yung naging temptation sa mata natin. Para lang tingin natin eh, ay, okay lang naman eh, kasi ginagawa ng ibang tao. Pero hindi. That's why it is very important for all of us to really learn the Word of God. Para hindi ko tayo, alam nyo yun, hindi ko tayo mabola-bola ng kalaban. O tapos, sabi niya pa dito sa huli. But Scripture reveals otherwise. God uses Satan's temptation to strengthen us. Diba ba? Sabi niya nga, yung temptation nagiging test and trials ng buhay natin yan. Times of testing are actually times of training, purification, and strength building. So, sabi niya, you can even consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance, sabi niya. It is a pure joy. Bakit kaya? Ako po, istorya ko lang po. Tulad po nung sinabi ko, ang tatay ko eh, sabik na sabik sa lalaking anak. Eh kaso, binigyan po siya ni Lord ng siyam na babae at yung bunso na lang po namin ay lalaki. May kakambal pang babae yun. Ikaw po alam bakit? Maybe dahil sa pride na gusto niya magkaroon siya ng lalaki. Pero, kidding aside, talaga pong ang tatay namin, trinain kami parang mga lalaki. Kaya po kami wala yung girly-girly na sa magkakapatid. Ragad-ragadan po kaming lahat. Pero ang isa pong tinuro talaga ng tatay ko na hindi ko makakalimutan, life is a battleground. Ang motto pa nga po namin sa bahay, it doesn't matter if you lose a battle, as long as you win the war. Ang sinasabi ng tatay kong battle, yung dito, yung peripheral. Oo, diba, may time, may nagkaroon tayo ng kasalanan, o na-attempt kang mag-sigarilyo, na-attempt kang gumamit ng drugs, o na-attempt kang sumuway sa magulang mo, na-attempt kang magsinungaling, kung ano-ano pa. Pero diba sabi nga ni Lord, may way out. That is the war. Yung battle compared sa war, kumbaga parang turo ng daddy ko, yung battle hanggang dito lang yan eh. Pero yung war ng buhay, anak, yung hanggang dulo, yung tatayo ka uli, yung faith mo, yun yung pinaka-importante. Yun yung war talaga, yung spiritual warfare na sinasabi. Yung tatayo ka uli. Parang kay Job, diba? After everything na tinempt siya ni Satan, na wala yung mga anak niya, yung ari-arian niya, pati asawa niya, pati mga kaibigan niya, and everything. Muntik-muntikan na siya eh, pero nag-open na kaagad si Lord ng way out para bumalik yung ano niya, yung true faith niya kay God. Kasi parang nag-doubt na rin siya, alam na ni Lord eh. Kaya sabi niya, oh, pinakita niya na ako, nausap na na si Job. And what happened? Nung natapos yun, na-mold siya, na-train siya, pagkatapos, di ba, na-strengthen siya, sino rin ba ang nagbigay ng blessing pabalik sa kanya? Si God pa rin. God is a rewarder. Kaya kapatid, siguro, ang sinasabi lang ni Lord, mga kapamilya, you are God's elect. Pinili ka. Tandaan po natin parati yun. Yung palang bless na po ako. Tapos pangalawa na, God is with you. Talagang i-unmask niya yan. Pag-pray natin na makita natin yung katotohanan sa lahat ng trials na hinaharap natin. At makita natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon para ilabang kanya. Tapos yung katotohanan na si Satan, talagang gusto niya sirain tayo. At nandyan lang siya, pinagmamasdan niya tayo sa bawat galaw natin. Kaya,
Everything is a test around us. Father God in heaven, thank you po. We believe that you are the God who is powerful. You are the God of our salvation, our rock and our refuge. Lord, alam ko po na nakikita niyo po lahat ng dadaanan po namin bilang mga anak ninyo. Kaya po, may mensahe po kayo sa amin. We can find rest in you, Lord God. Help us to remember. Every time we hear something, Lord, na makakapanting ng tenga namin, Lord God, help us to control ourselves, Lord, by the power of your Holy Spirit. Kung paano kami magre-react, tulungan niyo po kaming umiti. Pati po, Lord, yung pagka po may naririnig kaming mga ganyan o may mga taong proven na nag-backstab sa amin, tulungan niyo po kami katulad po ng ginawa ninyo to forgive and just let it go, Lord God. Dahil alam po namin isang araw, you will reward everything, Lord, na ginawa namin sa mundong ito. Humihingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Kung minsan po ay naging judger kami sa ibang tao, patawarin niyo po kami, Lord, at tulungan niyo po kami na maging alert parate na huwag pong muling makagawa ng ganun. Kung sa mga times, Lord, na hindi po kami naging aligaga kami at sumagot na lang kami ng pabalang-balang o pinatulan pa po namin yung mga issues ng mga ganyan sa amin, patawarin niyo po kami. Help us, Lord, na huwag po namin kayo mapahiya bilang anak ninyo. Lalong-lalo na po, Lord, na ang aga-aga pa lang pinagsabihan nyo na kami. Kaya po, Lord, in Jesus' name, pinagpipray ko po ang lahat ng nakikinig ngayon. Alam ko po na hindi po aksidente, Panginoon, na mapakinggan po nila ito. We may face different kinds of threatening situation in our lives, Lord God. Help us to speak with love, to think with wisdom, Lord, that comes from you, Lord. At higit po sa lahat, Lord, to do the things as we obey you, Lord God, na makakabigay ng glory sa inyo. Lord, maraming salamat po sa araw na to. We lift up to you, Lord God, everyone, lalo na po yung mga nagfe-face ng iba't ibang sitwasyon sa buhay na threatening, hindi lang po sa physical, emotional, spiritual pa rin, Lord God. Lord, to you be the glory and honor. We love you po. Salamat po sa mensaheng ito. And to you be the glory and honor in everything we do and say. This we pray in the most mighty name of Jesus. Amen.